Programa ay may tema at mga eksenang di angkop sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. As usual, nalalo na naman ako sa pustahan. Eh kasi naman kayo, no? Kung hindi ko pa kayo dadalhin dun sa store na yun, hindi kayo maniniwala na fake yung SP bag ni Dana. Dun nga tayo sa may doll section. Dali! Alam mo, yung conceited na Dana na yan, kala mo, kung pumorma, original yung fins niya. Yeah! Kaya from now on, huwag na natin papansinin yung Dana na yan. Fake pala siya gaya nung bag niya. Alam mo, ikaw talaga mahilig sa mga fake. Dun nga tayo. I told you so. Next time, ako ang tatanungin nyo. Dahil alam nyo naman na expert ako sa mga important things. Just one look, alam ko na kung cheap o hindi. Katulad nito, fake to, no? Siguro naman ngayon, ituturo mo na sa amin ang secret mo, Lorelai. Siguro ang house nyo surrounded ng mga expensive items. Matagal mo nang promise sa amin na mag-swimming tayo sa pool nyo, di ba? Why not this weekend? Heto, mahimik ka nga! Alam nyo kasi, under renovation ng house namin ngayon eh, syempre, summer na yun, binabago ang interiors. Si Papa talaga nakakainis. Kasi yung Papa niya eh big time architect. Kaya he can't afford anything. Katulad na lang nung Dana to. Isang hiling lang yan ni Lorelai, and I'm sure na bibili niya ng Papa niya para sa kanya. I can just bet. 5,000 pesos for a doll? My gosh, ang mahal ha! Well, paano ba yan, Lorelai? Mukhang this time, ikaw naman yata ang talo sa pustahan. I doubt it kung bibili ka ng Papa mo ng 5,000 peso walking doll. This I have to see. Excuse me, no? Yung walking doll lang na yan? Pinapatawon niyo ba ako? Well, watch me na lang. Nakakaibig ka naman, Lorelai. Basta tayo na magkakaibigan na. Huwag ka makikipagkaibigan sa iba, ha? O sige, halika na para mabutin ko ba ang daddy ko at mabili na yung walking doll na yan. Anak! Hi, Papa. Nahirapan ka ba kumuha ng jeep? Kaya ka ginabi? Ha? Ay! Gusto mo sumama sa amin ni Tita Malen mo? Nanonood kami ng sine. Alam mo, Papa, kung Tagalog movie lang ang panonoodin ninyo, eh dito na lang ako sa bahay. Hindi ako nanonood nun eh. Dito na lang ako mag-isa. Kung gusto mo, pwede ka naming uwian ng pagkain. Ano bang paborito mo? Gusto mo ng fried chicken o kaya pizza? Pizza, ha? Alam mo, Aling Malen, huwag na lang. Tsaka dito na lang ako sa bahay, hindi na rin ako magdi-dinner. Wala na rin naman pala akong kasalo eh. Kaya mag-enjoy na lang kayo ng Papa ko, okay? Have fun. Kuwawa naman talaga ako. Ang sabi ko naman. Pero next time naman kaya tayo lumabas. Kausapin mo na lang yung bata bago lumalayan tayo. Marami pa lang susunod eh. Sigurado ka? Okay, sige. Alam ko hindi natutuloy yung mga lakad natin dahil lagi na lang ganito eh. Ayan, ako sa'yo. Ayan, mababawi na lang sa'yo. Ha? Alis na ako. Salamat ah. Ingat! Uy, Papa!
Aloy? Siyempre, hindi. Papa, kiss mo naman ako. Ah, talaga. Huwag mong kalimutan inumin itong gatas mo, ha? Sige, Papa. Iwan mo nilang dyan. Ah, bakit naman nagtatampo ang baby ko? Ha? Hindi mo ba nagustuhan niluto ko sa'yo kanina? Kita mo, hindi na nga ako umalis eh, para may kasalo ko sa hapunan. Ang lakas mo kasi sa akin eh. Ang ibig mong sabihin, Papa, utang na love ko pa yan sa girlfriend mo dahil nag-back out siya for me? Hindi naman iba si Tita Malin mo. Balang araw, magiging... No way! Papa, galit ako sa kanya dahil galit din siya sa akin. At saka baka nakakalimutan niya. 12 years mo na akong anak at 2 years pa lang kayo magkakilala. Malayo pang hahabulin niya. Ba't naman kailangan ako pag-agawan? Parang keso sa karera ng daga. Ibang anak at ibang magiging asawa. Pareho ko kayo mahal at pareho ko kayo kailangan. Papa, basta ayoko. Gusto ko ako lang mahal mo. At saka ayoko nang meron akong cashier. Minsan nagda-doubt na nga ako sa'yo kasi baka nagsasawa ka, nakakaalaga sa'kin. Ikaw naman anak, ikaw ang buong buhay ko. Diba? Kita mo, kahit nga karpintero lang ako, sunod ang lahat ng layaw mo. O sige. Pero alam mo, Papa, hindi kasi ako naniniwala sa iyo. Patunayan mo sa akin. Sige, sige. Paano? Kahit ano, sige. Meron akong gustong walking doll, Papa. Nakita ko yun kanina. Ang ganda-ganda niya, kaya lang mahal eh. Mahal? Magkano? 500? 5,000? 5,000? Mm-mm. 5,000? O kita mo, Papa, kung love mo talaga ako, bibilin mo yun para sa akin. Kung hindi, ibig sabihin, mas importante pa si Tita Malin kaysa sa akin. Bali, wala na ako sa'yo, hindi mo na ako mahal. Oh, sige, sige, sige. Saan mo ba nakita yung walking doll na yun? Basta, Papa, ibibili mo yun sa akin, ha? I love you, Papa! O, inumin ko na yung gatis ko. Oh, sige. Sarap! Oh, yeah, higa ka na. Magsaing at maghugas ng pinggan ng walking doll na yan. Abay, kung kaya, bili mo naman ako ng isa't kailangan ko. Ano order mo? Malin, siyempre mahal yung walking doll dahil napakaganda nung nakita ko sa tindahan. Kaya lang hindi mo kayang bilhin dahil nakakabaliw ang presyo.
Naku, Teroy, kapag tinuloy mong bilin yan, hindi ko alam kung sinong mas baliw. Oh. Saring pong bulalo. Ikaw rin? Ayoko lang biguin si Lorelai. Gusto kong ibigay sa kanya lahat. Teroy. Ilang amang karpintero ba nagpapaaral dun sa private school na yun? Ikaw lang ang kilala kong ganun. Walang kaso sa akin yan, Teroy. Dahil edukasyon pa rin na may pagmamalaki. Habang buhay na yaman yun. Pero naman, Teroy. 100 pisong clip para sa buhok, 500 pisong sandalyas, abay luho na yun. Pagpapalayo na yun eh. Sa ano pa? 5,000 pisong manika? Ano ka ba naman, Teroy? Ewan ko. Ang sumama? Kahit naman gawin bulalo yung utak ko eh. Pusong ama pa rin yung mananaig sa akin. Kung 5,000 ang halaga ng kaligayahan ng anak ko, 5,000 piso na yung katumbas ng kakayanin kong isakripisyo para sa kanya. Siguro mas higit pa. Ah. Walang cable yung TV mo sa sarili mong room, ha? Janice, gusto mo ba maging magkaibigan tayo? That's only a joke. Hindi ka naman makuha sa biro, eh. Si Lorelai pa, para cable lang, eh. Siyempre naman, meron kami na ano. Eh, sometimes kasi, nandun ako dun sa room ng papa ko, eh. He tells me kung ano yung mga bagong bahay na dinidesign niya. Siyempre, papa ko muna bago cable, ano. Love na love kasi ko ng papa ko, eh. At saka, Juni ka iha ko eh. Siguro, close na close kayo ng papa mo. Ingit na ingit nga ako sa sweetness niya eh. Kaya nga, spoiled ka eh. Which reminds me, nabili na ba ng papa mo yung walking doll? Oo nga. As soon as mabili na ng papa mo yung walking doll, dalhin mo sa school para may display natin. Ano ba naman kayo, no? Siyempre, super busy ang papa ko. Eh, ayoko naman siyang i-pressure. Kaya magugulat na lang kayo dahil never pa akong binigo ng papa ko. Never! Oh, pumili na kayo dyan, dali! Malilibre ka? Kailan ba kayo nagbayad? Ito ako. Ito. Masarap na yan. Masarap ito. Ito. Pero isabit tayo. Bakit? Eh, ilang gabi ka nang nag-overtime. Para kang nauubusan ng oras. Ano naman masama dun? Nagkaroon ng nakawan ng kabila. Oh. Malaking halaga. At ikaw ang tinuturo. Ako, ano? Nasisiraan ba sila? Nandito lang ako, hindi nga ako lumalabas eh. Kami, oo. Eh, mga pulis. Pinagpapahinga ka muna ni manager. Galit na galit yung nagkakabila. At pinapagtiktika ka pa rin. Ano, sinisisanti niyo na ako? Ay, sana mong makulong ka, pare. Oy, yung gun. Trabaho nyo dyan. Mga pre. Yung electrical dito ay gamit ako, pre. O, ayan, ha? Tama na ba yan? Ayan, meatballs. Alam kong gustong-gusto mo to. Kaya nga niluto. Ayan. Ay, kain na. Sige. Kain na. Walang sopas. Ayan, sopas. Para may sabaw. Ha? Dali, anak. Ano, kain na. Hindi pwede. Humanap ka ng paraan. Humanap ka ng bago mong trabaho.
Papa, please. Anak, siyempre, naghahanap ako ng bagong pampapasukan. Kaya ako lang sinasabi sa'yo, kailangan natin ngayon maghigpit ng sinturon. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, siyempre, unahin natin yung importanteng gastusin natin. Katulad ng tuition fee mo, yung pamalengke natin, yung kinakain mo, siyempre, yung ilaw, yung kuryente. Hindi lang, Papa. Paano yung walking doll na gusto ko? Nangako ka sa akin, nabibili mo yun. Anak, alam ko. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na natin mabibili yun eh. Balang araw. Ayoko ng balang araw. Gusto ko ngayon na. Kailangan magpunta sa akin yung manika na yun. Lorelai, anak, unawain mo naman ako. Ha? Kung hindi naman nangyari sa akin to, di nabili ko na yung dal mo. Kaya nga araw-araw ako pupunta dun sa tindahan para sabihin sa sales lady na babalikan ko yun eh. Bibiling ko yun para sa'yo. Mahal na mahal kita, alam mo yun, di ba? Paano naman ako maniniwala? Lagi na lang nangyayari sa atin to. Lagi na lang tayong ganito. Lagi na lang tayong naghihirap. Papa, kung alam nyo na ng mama na ganito ang mangyayari sa buhay ko, o di sana pinaampun nyo na lang ako. Sana hindi kayo magulang ko. At sana... Sige, bibiling ko na yung ano mo, yung dal mo, kahit anong mangyari. Basta kumain ka lang, ha? Okay? At kung kabawasan sa pagkalalaki mo, umiyak at maawa sa sarili mo, hayaan mong ako na lang ang makaramdam ng para sa'yo. Hayaan mong ako na lang. Dahil nararamdaman ko kung gaano ka nasasaktan ngayon, hindi lang bilang ama, kundi bilang tao. At masakit para sa akin dahil ang lalaki na tuturog sa harapan ko ay lalaki pinakamamahal ko. Malen. Bakit kahit anong gawin ko, kahit anong pagsubok, lagi na lang mali, laging kapos, lagi nabibigo. Kailanman hindi maaaring maging kapos o mali o bigo. Dahil nagmahal ka ang totoo. Kung sakaling may pagkukulang ka, sakaling may nakalimutan ka, pahalagahan o mahalin ang totoo. Yan ay ang sarili mo rin.
Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Bakit? Gusto mo rin ba ako'y kahiya? Hindi naman kita kaanak-anak. Alam mo, kuminsan nagtataka ako kung bata ka nga talaga. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi marunong magsinungaling ang isang bata. Pero ikaw, napakasinungaling mo. Eh ano naman ang tawag sa'yo na isang matanda na sumusugid dito para patulong isang batang katulad ko? Nagmamalasakit ako sa ama mo. Naaawa ako sa kanya dahil minala siya magkaroon ng isang anak na napakaganda. Pero ang ugali naman. O bakit hindi mo ituloy? Ako nga ang naaawa sa'yo lalo napakadesperada mo eh. Akala mo naman makukuha mo sa'kin ang papa ko? Dahil sa mga pag-underdog na ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Alam mo, mabuti na lang nakita kita dito. Matagal ko nang hinihintay yung pagkakataon na to. Alam mo, hindi habang buhay maitatago mo sa mundo kung sino ka talaga at kung saan ka nang galing. Huwag mo ikahiya ang baho ng tinitiran mong squatter. Dahil ang tunay na baho, yun ang dyan sa nabubulok mong pagkatao. Alam mo, darating ang araw, kung wala nang natira sa'yo, baka makilala mo rin ang tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi yung papang iniilusyon mo, kundi yung taong matagal mo nang ayaw kilalanin. Itay mo! Lumayo ka na sa amin. Bakit? Anong problema? Narinig namin yung sinabi ng babae kanina. Alam na namin ng lahat. Sa akin kayo maniwala dahil ako ang kaibigan nyo. Not anymore. Janice, anong ibig sabihin nito? Janice, ang pronunciation ng pangalan ko. Lumayo ka na sa amin. Ayaw na namin ikaw maging kaibigan. Wala na. Dahil lang ba mahirap ako? At hindi kasi nyaman katulad ninyo? Mabuti na nito habang maaga pa lang inalaman ko na kung gano'n kayo kababaw. Ang kapal ng iya mong tawagin kami mababaw. Anong tawag sa katulad mo? Hindi kami galit sa'yo dahil mahirap ka. Matatanggap naman namin yun eh. Ang hindi lang namin masisikmura ay may kaibigan kaming kasing fake mo. Hindi ka lang ilusyonada. Hindi ka lang ipokrita. Ang pinakamalalang nagawa mo ay naitatwa mo ang sarili mong ama. Ikaw ang dapat kikaya ng itay mo dahil wala kang kwentang anak. Halika na nga. Malis na tayo. Price na eh. Sige, ito na lang. Thank you. May tawad yan, Miss, ha? Wala na ho. Hindi ka pa namin maimbitahan. Tagal ka namin pinamatsagan. Wala naman akong ginagawa masama. Saan mo kinuha yung pinabili mo ng manikang yan? Mamahalin yan, ah. 1,000, ah. Matagal ko na ito pinag-ipunan. Para sa anak ko ito. Hindi ako magnanakaw. Maniwala kayo sa akin. Ah, para sa presinto ka na lang magpaliwala. Tagal ka muna! Wala naman akong ginagawa! Hindi! Tagal ka na! Presinto ka! Ah!
dilim yan. Akaso mahal ang siningit sa kanya. Pero para sa'yo nag-move siya. Tinubos niya. Mahal na mahal ka raw niya. Para sa'yo to, Lorelai. Kung nagugutom ka na, nandiyan ang ulam. Sige, kumain ka na. Tita Malin, bakit mo ginagawa sa akin to? Di ba katulad ng lahat ng tao, galit-galit sa akin? Ayoko magsinungaling. Oo, galit ako sa'yo. Tita Malin, gusto ko sabihin mo sa'kin. Gusto ko sumbatan mo ko. Gusto ko marinig lahat yun. Hanggang ngayon, nagsisikip ang dibdib ko. Itinatanong ko ang aking sarili. Kung bakit kahit kalahati ng pagmamahal ng ama mo, hindi ako naging karapat-dapat. Sa kabila ng kabutihan ko sa kanya, kabila ng maraming pagtitiis at pagpapakasakit. Masakit. Lorelai, napakasakit. Alam kong bata pa lang po ako at marami pa akong hindi naiintindihan. Sana, tita, lahat ng pagmamahal mo sa tatay ko, sana kalahati lang nun ay maging karapat-dapat ako. Pwede po bang makahingi? Pwede.
Inday. Pareho lang natin kailangan ng isa't isa. Tulungan tayo. Yun, at kung nasan man ngayon ang itay mo, sigurado ako matutuwa siya. Ako'y narito.